Bago ang lahat, luma muna. Dati, nung naglalaro pa si Jason Kidd at masasabi mong nasa prime pa siya, isang big point guard na nasa 6'4 ang height at 5 beses ding naging leader sa assist. Ang isa sa mga arsenal ni Jason Kidd, kapag pass break, kahit magpalit siya ng direksyon, hindi nababago yung kanyang speed. Yun ang isa sa pinakamahirap dati. At yung nababasa ko din sa mga comment section dati, pero baka meron pa rin ngayon na hindi pwede yan sa NBA dahil mabagal, malambot at kung ano-ano pa, panggulat. Pero ito kasi yan, si Kyle Anderson ang sinasabing pinakamabagal na player sa NBA dahil sa kanyang nickname na slow-mo or slow motion. Kahit sa fast break pero sa kanya slow break, mapapansin mo kasi ang ginagawa ni Anderson, tumitigil siya bigla. Dahil makikita mo dito sa play na to, nagpalit siya ng direksyon pero hindi mapigilan ng defender yung ginagawa niya dahil nga mabagal. Kabaliktaran ng ginagawa ni Jason Kidd dati na mabilis. Pero back to basic muna tayo. Tingnan muna natin yung nakaraan ni Kyle Anderson. At hindi siya kapatid, pinsan or kamag-anak ni Gerald Anderson. Nagmula siya sa New York City at lumaki siya sa New Jersey. Yun din ang mga time na naglalaro pa si Jason Kidd sa team na yon noong mga 2000 era. Sa edad din na 3 years old, nilagay siya ng kanyang ama sa mga basketball camp. Ang tatay din ni Kyle Anderson ay former college player at naging coach sa high school. Siya din ay merong Chinese descent dahil ang grandmother niya ay half Jamaican at half Chinese. Ang ginagawa kasi sa kanya, kahit malaking bata noon si Anderson, pinaglalaro siya bilang point guard. At pinalalaro din siya sa mga players na mas may edad sa kanya. Ang kwento niya, para sa style ng basketball, malaluka o Dirk. Dahil nagsimula nga siya sa point guard. Yung tatay niya ayaw pang maging pigeonhole si Kyle Anderson. So ang pagkakaintindi ko lang doon, positionless na player na kaya maglaro ng 5 position kahit pa maging post player. Sa high school, meron siyang height na 6'5". Kahit pa point guard ang style niya, ginawa naman siyang small forward dahil nga matangkad siya at parang pamilyar yung senaryo na yon. Siya din ang second best small forward behind Shabazz Muhammad at number 5 sa overall ranking noong 2012 kasama si Nerlens Noel, Shabazz Muhammad at Isaiah Austin. Ang slow-mo na nickname nang galing yun nung naglalaro siya sa isang AAU tournament sa Houston. Hindi kasi siya kilala noon kaya tinawag siyang slow motion or slow-mo dahil kung makita mo siya maglaro noon, kala mo naka-slow-mo pa. At nag-stuck talaga ang nickname na yon na ginagamit niya hanggang ngayon. Sa high school, nanalo din siya ng 2 championship na mula naman 6'5 ay naging 6'9 siya sa kanyang senior year. Pero ang primary asset pa rin ni Kyle Anderson ay yung kanyang pagiging point guard. Naglaro naman siya ng 2 taon sa UCLA. Naging ka-teammate niya doon si Shabazz Muhammad, Norman Powell at Zach LaVine. Yung 2 taon niya, nag-average siya noon ng 14 points, 8 rebounds at 6 assists per game. At dahil doon, yung style pa niya na big point guard, kinukumpara siya noon kay Magic Johnson. Galing din yon sa kanyang high school coach. Kaso nga, pinalaro siya bilang small forward. Yung sophomore year pa niya, base sa isang article sa CBS, mas nalapit talaga ang comparison na yon kay Magic dito kay Anderson. Tinagpa siya noon na isa sa most versatile player at noon yung isang analyst pa ng ESPN nagsabing huwag siyang ikumpara kay Magic pero mini version lang. Sa NBA draft naman, napili siya ng San Antonio noong 2014 bilang pang 30 sa selection. Nakalaro siya sa San Antonio until 2018 bago lumipat ng Memphis na dito talaga siya nakakuha ng magandang numbers, particular yung steals. Naglaro siya ng 4 na taon sa Memphis at yung 2021 season ang pinakamagandang taon niya. 12 points, 5 rebounds, 3 assists at 36% mula sa 3-point area. May kasama pa yung 1.2 steals. Sa mga analyst, ginagamitan kasi ng old school style nitong si Anderson ang kanyang game para sa stats. Ang common kasi makikita mo kapag nakakuha ng steal or kukuha ng steal ay mabilisan. Kahit sa fast break talaga, akala mo may humahabol sa'yo. Pero dito kay Anderson, bigla siyang hihinto at babagal yung galaw. Kaya nakukonfuse yung kalaban.
Kung ibang player yon, siguradong papagalitan at ilalabas sa loob ng court. Si Kyle Anderson kasi style na yon. At kung titingnan mo pa, hindi mo aakalaing 6'9 ang height niya na merong 7'2 wingspan. At isa pa doon, isa din siya sa best defender sa NBA. Sa Minnesota, nag-a-average siya ng 9 points, 5 rebounds at almost 5 assists per game. Kasama pa doon ang almost 1 block at 1 steal per game na merong 42% mula sa 3-point area. So ngayon, yan ang patunay na kahit pala mabagal ay pwede pa rin makapaglaro sa NBA. So yan muna at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.